Okay po ba yung audio natin? Hindi po ba tayo naglalag? Okay po ba yung audio? Hindi po ba naglalag? Paka-check naman po yung audio saka yung malag po. Magpaalam hapon po sa lahat. Salamat po. Okay lang ang audio. Magpaalam hapon sa lahat. Pastor Paul, Eugene, Hilary, Reynaldo, Ate Kleng, Joanna Marie, Genesis Selga, Claudine Durentes, kay Lolo at kay Lola, at sa iba pa, kay Kuya John, Pastor Junior, Pastor Aniceto, at Michelle Alonte. Siguro maya maya magsisimula na po tayo. Kailan po tayo ng mga 1 minute. Mapagpala nga po din kay Sister Joanne Mendez. Kamusta po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa. Uli po, ito isang karangalan na makapagayag ulit ng salita ng Diyos. Pagpala nga po din po kay Tatoy, Marvin, at kay Mama, pagpala nga po. Sige po, siguro na andyan na lahat. At yun po, Pastor Junior, Father Lester, kay Brother Randel, kay Jerry Cascante, at Jericho Cascante. Okay po ba? Hindi po ba tayo naglalag ngayon at yung audio po natin para po maganda yung talakayan natin ngayong hapon? Sige po, bago po tayo magsimula, iniimbitahan ko po tayo yung umukot na nalangin. Ama namin, makapangyarihan sa lahat, banal, dakila sa lahat. Hindi po kami po nangingin ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo po, Panginoon. Sa mga kasalanan na liman o ayaw po, Panginoon, kami po ay buong puso nagpapasalamat na kami po inyong tinipon upang mag-aral ninyo salita. Nawa gabayan niyo po kami, Panginoon, na ito'y aming manawaan po, Panginoon, na maayos, Panginoon, at tanggalin niyo po ang mga distraction po sa oras na ito po, Panginoon, upang maging maayos ang aming pag-aaral po, Panginoon. At akong inyong lingkod na napiling magayag niya salita, Panginoon. Gamitin niyo lang po ako inyong Panginoon na inyong tagapagsalita, Panginoon, upang makarating sa mga lingkod niyo ang nais na iparating sa bawat isa po, Panginoon. Kayo po ang manguna sa amin hanggang sa katapusan po, Panginoon, at pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa inyo po lahat ng kapurihan, pasalamat. In Jesus' name, pray. Amen. Muli po, mapagpalang hapon. Ang topic po natin ngayon ay may struggle ka ba sa pagsunod? Parang kagaya rin siya ng topic ni Pastor Paul. Sabi po, ang pagsunod at pagsuway ay parehong merong kapalit. Sa isang mundong ito, ang values ay kadalasan kasalungat sa itinuturo ng Diyos. Ay merong katapat na ang pagsunod natin sa Diyos. Di natin makakailan ng maraming mga transaksyon na hindi lulunsad kung walang padulas. Yung ika nga sabi na marami ang nag-iisip na kapag
pag lumalabang ka raw ng patas, ang bulsa mo ay laging butas. Yung ibig sabihin mo, pag lagi ka raw nasa pagiging tapat, yung parang hindi ka raw kikita. Sa kabilang banda ng mahalaga din malaman ang pagsuway ay meron din naman consequence. At siyempre, hindi rin ito naman kalugod-lugod sa Diyos. Sa madalas na pagkakataon, ang naiisip ng taong sumusuway ay ang pansamantalang benepisyo ng kanyang pagsuway. At hindi ang pangmatagalang epekto nito. Mahalagang tandaan natin ng punot dulo ng pagsunod sa Diyos ay ang pag-ibig sa Diyos. Kaya kung may struggle ka sa pagsunod sa Diyos, malamang may struggle ka rin sa pag-ibig sa Diyos. Kaya nga sabi niya sa 1:14-15, "If you love me, you will keep my commandment." Ang Panginoon Jesus po ang nagsabi niyon, na kung talagang mahal natin ang Diyos, tayo'y susunod sa kanyang mga utos. Posible din na isa rin pinaggagalingan ng pagsuway ay ang kawalan ng linaw sa consequence ng pagkakasala o kawalan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Makikita natin yung tinukso si Eva at Adan, di ba? Sinabi sa kanila ng ahas na hindi sila mamamatay kapag kinain nila yung prutas na pinagbabawal. Pero yun ay kabaliktaran ng sinabi ng Panginoon Diyos, na sanay na dapat nilang pinaniwalaan yung sinabi sa kanila ng Diyos. Yun ay dala ng yung kawalan ng kaalaman, sapat na kaalaman sa salita ng Diyos. Makita natin yung pinag-aralan natin kagabi na yung inalay niya yung kanyang anak. Diba? Pero labag yun sa Diyos. Pero ginawa niya pa rin yun. Bakit nagawa niya yun? Dahil yun yung pinangako niya. Pero meron pa palang isang solusyon para hindi niya maialay yung anak niya. Yun na yung pinaliwanag sa atin ni kapatid na John kagabi, na yung sa Leviticus, na yung pwede niya itong bayaran. Yun nagkulang sa kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya parang yun ang masaklap na nangyari sa kanya, na dun, dahil doon naging magulo yung buhay niya. Sa panahon natin ngayon, lagi nandyan yung tukso na tayo na tukso na sumuway tayo sa Diyos. Ang pang-akit kasi ng tukso, yung convenience, saka yung comfort, saka yung pagkakaroon ng kapangyarihan. Yan, minsan yan yung pang-akit ng tukso para tayo sumuway sa Diyos, na yung minsan yung magiging comfort tayo, 'di ba? Kunyari sa halimbawa na lang sa may pila, para hindi ka na mapagod, di sisingit ka, hindi ka susunod doon sa may rules na gagawin. Kasi iniisip mo yung comfort, eh, di ba? Yung convenience para sumuway ka ron. Kaya mahalaga maunawa natin ang plano ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang tukso at sumunod tayo sa Diyos. Sabi ng Bible sa 1:10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw o pumatay at magwasak, ngunit dumating ako upang magkaroon ang tao ng buhay na ganap. Ayan po, ang Panginoon Jesus po nagsasalita na yung kaaway kasi dumating lang sa rito para sirain tayo, masakin tayo, guliin yung buhay natin. Pero yung Panginoon Jesus dumating sa rito para magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Napansin natin, di ba, yung kaaway kasi alam niya minsan yung kahinaan natin para tayo sumuway sa Diyos. Kunyari sa mga ating mga kabataan, mga anak, di ba, yung pagsagot sa magulang, pagsuway sa magulang. Doon makikita natin doon yung parang ginagawa ng kaaway na dahilan para tayo hindi sumunod sa Diyos.
Di ba yung pagsunod, sinabi kanina na yung pagsunod ay dala ng pag-ibig natin sa Diyos. Minsan ganun din parang sa ating mga magulang, di po ba, pag mahal natin ng ating mga magulang, o hindi lang ating mga magulang, o ating mga namumuno sa atin, o nagka-guide sa atin, di siyempre meron tayong ano na buong pusong sumunod dahil sa pagmamahal natin sa mga namumuno sa atin at sa ating mga magulang, at lalo-lalo na sa ating Panginoon. Kung mahal natin ng Diyos, hindi tayo nagdadalawang isip na sumunod sa kanila. Yung sabi nga ni Pastor Paul na yung buong pusong pagsunod. Ilang bagay ang kailangan gawin upang maging matagumpay sa pagsunod. Una po yung tiwala tayo sa Diyos. Okay pa po ba yung audio? Okay pa po yung audio? Namatay kasi yung connection. Okay, sagot naman po kung okay pa po yung audio. Hello po. Mga kapatid, okay pa po ba yung audio? Ito po, ilang bagay ang kailangan gawin upang maging matagumpay sa pagsunod. Magtiwala tayo sa Diyos. Yung una po, yung magtiwala tayo sa Diyos. Dahil nabubuhay tayo sa mundo ng puno ng mapangdaya at mapangninlang na values. Madali magduda sa pangako ng Diyos, parang ang hirap maniwala na kapag tatalima tayo sa tama ay makakamtam natin ang tunay na buhay. Pero yun ang totoo. Pero ang nilalagay sa atin ng Diablo, yung tayo sa tama, hindi tayo magkakaroon ng maayos na buhay, parang mahihirapan tayo. Pero makikita natin, kung lagi tayo nasa tama, nandun yung buhay na kasiya. Pagsunod sa Diyos ay nagdadala sa atin ng tunay na kagalakan. Yun po, yung pagsunod sa Diyos ay magkakaroon tayo ng tiyak at tunay na kagalakan. Makikita naman natin po sa mga napag-aaralan natin sa kay Kuya John na yung mga naging pagsunod ng mga karakter na pinag-aralan natin gaya nila Abraham ay nagkaroon ng kagalakan sa kanila. At naging maayos ang kanilang buhay, maging ang kanilang mga legacy, di ba, hanggang sa kahit sa New Testament binabanggit pa rin ng mga karakter na sa Old Testament dahil sa mga dakilang pagsunod nila sa Panginoon Diyos. Pinagtatagumpay tayo ng pagsunod laban sa kasakiman na nag-aalis ng kagalakan ng isang tao. Ngayon kasi pag minsan nakala natin yung kapag sumuway tayo nandun yung kagalakan yung nandun minsan yung parang saglit na ano ka lang, kunyari saglit na comfort, saglit na kaligayahan, pero wala dun yung tunay na kagalakan, yung kasiyasaya, yung pangmatagalan na kagalakan. Obserbahan po natin yung kapag yung tao na yung kumikita sa maling para, makikita natin na patuloy yung tao na yun na naghahangad siya ng mas malaking kita. Bakit po? Dahil nawawalan siya ng kontentuhan sa buhay. Wala din yung pagiging kagalakan kasi hindi naman niya nababase sa malaking pagkita Malaking kinikita mo, o maayos, o mayaman ka, o sikat ka, na mababase ang kagalakan sa pagiging kontento mo sa buhay. Ang pangalawa po ay maging maingat tayo laban sa pangdaraya ng mundo.
Minsan kasi ang nakikita lang natin ang benepisyo ng panandalian at hindi ang pangmatagalang kapamakan na nagdudulot ng pagkakasala o pagsuway. Ito po, minsan ito lang yung nakikita natin eh, kapag minsan na kaya tayo sumusuway, yung panandali ang benepisyo ng pagsuway. Yung halimbawa, di ba, ito na lang sa isang tahanan, di ba, pag ikaw sumuway ka, kunyari, nagutos yung magulang mo na tapos sinuway mo, di ba, ang iniisip mong benepisyo sa yun yun, eh yung hindi ka mapapagod, di ba, nandun ka sa comfort mo, hindi ka nalalabas o hindi mo gagawin yung isang bagay. Tapos yung gusto mong gawin, yun yung magagawa mo, yung gagawin mo. Yung parang isa rin sa hadlang na pagsunod yung pagkakaroon natin ng self-centered, di ba? Yung laging iniisip natin yung kung ano yung makukuha natin, kung ano yung benepisyo sa atin. Yung, eh, pero yung alam lang natin, yung hindi natin alam, yung panandali ang benepisyo lang, pero hindi natin nakikita yung matagalan na kapamakan na idudulot ng pagsuway sa atin o pagkasira ng ating pagkatao. Ang pangatlo po ay, ang layunin ng buhay ay ang hindi kumita, yumaman o sumikat o ano paman. Po, hindi masama ang mga bagay na yan, pero hindi yan ang dapat pangunahin sa ating buhay. Yan po, hindi naman po masama yung magangat tayo na yumaman o sumikat tayo, magkaroon tayo ng maraming bagay dito sa mundo, pero dapat hindi yan yung unang layunin natin. Kasi ang layunin natin ay ang magpagbibigay ng papuri sa Diyos. Kaya dapat ang pagkilos at aksyon at desisyon ay umaayon sa kalooban ng Diyos. Di po ba kasi minsan yan pa yung nagiging hadlang kaya tayo sumusuway sa Diyos? Minsan dahil sa yaman, kapangyarihan, mapapansin po natin yung si Haring David, dahil sa kanyang kapangyarihan ay nakagawa siya ng isang pagkakasala. Dahil inisip niya na hari naman siya na pwede niyang ipakuha yung asawa ni Uriah na si Bathsheba, pinakuha niya to dahil sa kapangyarihan niya na pwede niya itong ipakuha, o dahil sa kapangyarihan niya na hindi na siya sumama sa gera at mag-stay siya sa bahay at magising siya ng alanganing oras at nakita niya si Bathsheba na naliligo. Ito po, minsan nagiging dahilan niya ng pagsuway natin sa Diyos eh, yung minsan yung kapangyarihan. Diba po ba, madalas yan ang nagiging, madalas talaga yan yung nagiging dahilan na pagsuway natin sa Diyos. Minsan, diba, mapapansin natin dito sa mundo, kung sino yung may mga kapangyarihan, kagaya na lang sa kalsada, pag mga may kapangyarihan yan, hindi yan basta-basta inuhuli. Inuhuli dahil natatakot sa kanila yung mga nanguhuli, dahil kapag sinita, dadaanin nila sa kapangyarihan. Yan, nagiging dahilan yan sa pagsuway natin sa Diyos. Pati yung minsan yung kasikatan, di po ba yung kasikatan, minsan nagiging dahilan din yan ng pagsuway natin sa Diyos. Dahil sa sobrang sikat na tayo, hindi na natin nakikilala yung Diyos o hindi na natin napagtutuunan ng pansin yung mga bagay na maka-Diyos. Parang yung inuuna natin yung pagiging pag-angat ng pangalan natin. Nais ng Diyos na bigyan tayo ng isang buhay na ganap at tunay na kasiyasiya, pero ang daan dito ay ang landas ng pagsunod. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng masayang buhay dito sa mundo, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, pero yung daan dito yung pagsunod natin sa Diyos. Totoo po yan, minsan naranasan ko yan na yung isang aksidente na pumunta kami ng boss ko sa SM, tapos yung kotse na dinadrive ko, sa sobrang tawag ng boss ko na nasagi ko yung likod ng kotse sa puno, tapos
Di siyempre nasira yung likod ng kotse. Siyempre iniisip ko na magsinungaling na lang ako na kunyari laming pumasok sa akin na sa aking isip na pagsisinungaling, kunyari nasagi ako tapos tinakbuhan lang ako. O kunyari basta marami siyang pumasok na kasinungalingan sa isip ko na pwede kong gawing palusot para hindi ako mapagalitan ng gusto. Pero dahil ako ay Kristiyano at parang sumagi sa isip ko na bakit ako magsisinungaling na sabi nga pag tayo nasa katotohanan eh, nandun, panig sa atin ng Diyos, di ba sabi nga, if you know the truth will set you free. Kaya yung nakita ko yung boss ko na ayun, sinabi ko yung totoo sa kanila na gano'n na naatras ko yung sasakyan. Tapos akala ko yung boss kong lalaki magagalit sa akin. Pero hindi siya nagalit. Nandun pa yung pagtatawa, natatawa pa siya. At sinabi niya pa na ganyan talaga yung sasakyan na nababangga, nagagasgasan. Yun yung nakita ko dun yung pagsunod mo sa Diyos na nandun yung kagalakan. Yung ang saya ko nyo kasi hindi ako na pagalitan, pero nandun pa rin yung susunod na mag-iingat na ako, hindi naman sa hindi ako na pagalitan. Hindi na ako mag-iingat, pero nandun pa rin yung pag-iingat. Magtiwala tayo sa Diyos at takin natin ng tama. Yung kailangan tayo laging magtiwala sa Diyos at lagi lang tayo dun sa tama, dun sa kalooban ng Diyos. Di lahat ng inaakala mo o gusto mo ay tama para sa iyo. At hindi lahat ng kinatatakutan mong mangyari ay hindi mo mapagtatagumpayan. Ayun, dun. Akala natin minsan yung tama sa atin, ayun na yung para sa atin, yung magiging maayos tayo. Pero hindi pala yun. Kaya ang basehan natin ng katuwiran yung salita ng Diyos, yung Bible. Ito yung Bible yung magiging instruction natin sa buhay. Ito yung magiging daan natin para tayo makasunod sa Diyos. Basahin natin siya, tapos saliksikin natin para hindi tayo malinlang ng kaaway. Kasi even si Satan, alam niya yung Bible eh. Kaya pwede niya to baluktutin sa utak natin at para makagawa tayo ng pagkakasala. Diba, gaya na lang ng pagtutukso niya sa ating Panginoon na parang ginamit niya yung salita ng Diyos para tukso ng ating Panginoon. Pero dahil alam ng Panginoon yung Panginoon ng salita ng Diyos, ito rin yung ginamit niya pang laban kay Satan at hindi na naig si Satan para sumuway ang Panginoon Jesus sa Diyos Ama. Ang salita ng Diyos ang tanging magiging sandata natin para tayo makasunod sa Kanya. Alam ng Diyos ang pinakamainam na landas para sa iyo at alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo. Kaya tayo laging sumunod sa Diyos. Yun nga yung alam ng Diyos yung ano yung pinakamabuti sa atin. Kaya nga binigay niya yung salita niya. Tayo lang yung hindi nagbabasa, hindi nagsasaliksik sa salita niya. Pero kapag sinaliksik natin yung salita ng Diyos, madali tayo makakasunod sa Kanya. Dito pa isa sa paborito kong verse sa Bible, yung Luke 9:23, yung sabi doon na if anyone come after me, you must deny yourself, take up the cross, then follow me. Makikita natin doon na yung kailangan i-deny natin lagi yung sarili natin, yung sariling kagustuhan natin para sa kalooban ng Panginoon. Yung kailangan natin na yung magpasan tayo ng cross kung mahirap man o pagsunod, pero kailangan natin tiisin na makiisa tayo sa gaya ng ating Panginoon na naghirap para lang makasunod sa ating Diyos Ama at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pagsunod ng ating Panginoong Hesus, tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan at tayo hindi mapahamak. Kaya napaka-importante ng pagsunod sa Panginoon.
Saka makikita natin dun sa minsan sa ibang version ng Luke 9:23 na sinasabi dun na yung die daily, yung sabi sa Bible na yung die daily, yung mamatay tayo sa sarili natin para tayo makasunod sa Diyos. Mapapansin nyo kapag yung, di ba yung patay? Yung patay kapag hinila mo yan, di ba hindi naman yan, susunod na lang yan. Kung saan mo yan hatakin, susunod na lang. Hindi naman yan mag-aray-aray-aray, hindi naman yan kikibo. Susunod na lang yan kung anong gawin mo sa kanya, hindi yan magre-react. Parang ganun yung sinasabi sa atin na yung pag namatay sa tayo sa sarili natin, yung ganun yung pagsunod natin sa Panginoon Jesus, yung maluwag yung buong puso. Dahil yung pagsunod sa totoo, marami, kahit ang mga apostle, nahirapan sila sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Pero nandun yung buong tiwala nila, yung pagsunod nila sa ating Panginoon Jesus. Naghihirap sila. Pero nandun pa rin yung pagsunod. Mga pinatay sila, pinahirapan sila, dumanas sila ng maraming hirap. Pero nandun pa rin yung buong puso nilang pagsunod sa Panginoon. Kaya marapat na tayo ay wala po ba audio? Mamatay yung kaya marapat po na tayo laging sumunod sa ating Panginoon. Yun po, sana po meron po tayong natutunan sa hapon na ito na tayo ay, kung may struggle tayo sa pagsunod sa Panginoon, muna po, kailangan po natin magtiwala sa Diyos. At ang pangalawa po ay maging maingat tayo laban sa pandaraya ng mundong ito o mapanlilang mundong ito. At buong puso tayong sumunod sa Diyos. At saliksikin natin yung salita niya upang ito'y maging daan upang madali tayong sumunod sa Panginoong Jesus. Sana po ay meron tayong natutunan at may magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Muli po, mapagpalang araw sa lahat. Babasahin ko lang po yung makaragdagan ng bawat isa. Ito po, sabi po ni Pastor Paul na tumitindi ang ating pagnanais na maging masunurin kapag iiba yung ating pagmamahal sa Diyos. Yun po, tama po yun. Yung pagmamahal natin sa Diyos ay magiging daan upang tayo lalong sumunod sa Diyos. Sabi po ni kapatid na rin na habang tayo nabubuhay, hunayin natin lagi ang Panginoon. Naisin natin ang kanyang kalooban. Yan po, napakaganda po ng sinabi ng bawat isa na yun, sabi ni kapatid na rin na unahin natin ang ating Panginoon Jesus lagi at ang kanyang kalooban. At sabi pa po ni Pastor Paul, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalad na naisi sumusunod sa kanyang utos. Yun po, kaya nga po sabi, the fear of God is the beginning of wisdom. Nangyari po yung kay, naalala ko si Joseph the Dreamer, dahil sa kanyang takot sa Diyos, yun yung naging dahilan ng pagsunod niya, yung pag-iwas niya sa kasalanan. Yan po, napakaganda po niyan, Awit 128, ang karagdagan ni Pastor Paul. At sabi niya pa sa, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ng kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Yan, tama po yan. Hindi naman mabigat yung utos ng Diyos kung buong puso natin itong susundin. At lagi didinay natin yung sarili natin. Kasi mahirap sumunod talaga kapag inuna natin yung sariling kagustuhan natin. Mahirapan talaga tayong sumunod sa ating Panginoon. Pero kapag dininay natin yung sarili natin, yun, deny yourself daily, take up the cross, then follow Jesus. Yun. Kailangan natin na sumunod sa ating Panginoon. Araw-araw. O segundo-segundo, minuto-minuto.
Sabi ni kapatid na Eugene, we decided to follow Jesus kahit na may mga struggle sa pagsunod. Dapat no turning back. Ayan po, napakaganda po ng sinabi ni kapatid ni Eugene. May kanta nga yan na no turning back. Ayan, yung kapag simula na tayong sumunod sa Diyos, huwag na tayong tumalikod. Patuloy na tayong sumunod sa ating Panginoon Diyos. Ayan, sabi pa ni Pastor Paul na you are free to choose what you are not, but you are not free from the consequence of your choice. Tama po yan. Malaya po tayong mamili kung ano yung gusto natin gawin sa araw-araw, pero hindi natin mapipili kung ano yung magiging resulta ng pinipili natin sa bawat araw. Pero kung mamimili tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos o sa pamantayan ng Diyos o dahil sa pagsunod ng Diyos, ay sabi nga, what you sow, what you reap. Kung mabuti yung tinatanim mo, di mabuti yung aanihin mo, pero kung masama yung tinanim mo, masama rin yung aanihin mo. Kaya nagiging isang benepisyo pa ng pagsunod para sa akin na nakita ko yung kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, yung mga taong nasa paligid mo, madali rin silang ma-encourage sa iyo at madali rin silang sumunod sa iyo. Pero kung hindi nila nakikita yung pagsunod sa iyo, sa buhay mo, parang hindi rin sila madaling sumunod sa iyo. Minsan kasi nakatuon tayo sa sarili natin eh, pero nakakalimutan natin yung relasyon natin sa kapwa natin. Tama po ba? Yun lang po. At kung wala na po tayong karagdagan, meron pa po bang nais karagdagan? Muli po ang mapagpalang araw po sa lahat. Kila Lola Nelly, Lolo Arthur, at Joanna Cascante, at Pastor Paul, Pastor Austin, Randel, at sa lahat, sila Kuya John, sila Tikleg. Maraming salamat po sa pakikiisa sa hapon ito na mag-aral ng salita ng Diyos. Nawa ay patuloy tayong sumunod sa ating Panginoon sa anumang pagsubok na harapin natin sa mundong ito. Kung anumang hirap ay nandun pa rin yung buong puso natin pagsunod sa Diyos. At huwag tayong madala sa kapangdayang mundong ito, yung mga comfort. Minsan dahil sa comfort kaya tayo na mas sinipili natin yung comfort kaysa yung sabi nga na dapat umalis tayo sa comfort zone natin eh, para lang tayo makasunod sa Diyos eh. Muli po, maraming salamat po sa lahat. Yun lang, yun po, sana po ay naging mapagpala ang hapon ito sa bawat isa. Muli po, bago po tayo magtapos, nais ko po muna tayo ulit yung mukha't manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat at dakila, muli po kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa paggabay niyo po sa amin sa hapong ito na pag-aralan ng tungkol sa pagsunod po sa inyo po Panginoon. At tulungan niyo po kami Panginoon na buong puso kaming sumunod sa inyo. Ano man ang harapin namin sa mundong ito, Panginoon, tulungan niyo kami na lagi namin idinay ang sarili namin, take up the cross, then follow niyo po Panginoon. At kayo po ang magbigyan namin ng kapurihan sa aming mga buhay po, Panginoon. Sa aming paglakad dito po, Panginoon, na kayo po ang taas. Hindi lang po kami sumunod sa inyo base sa may mga nakakakita sa amin. Maging man walang nakakakita sa amin, Panginoon, na maaming kapatiran, hindi man kami nakikita. Kung kami man ay nasa kami nag-iisa, Panginoon, andun pa rin ang pagsunod namin sa inyo po, Panginoon. Sa mga paggamit namin ng aming mga gadget na patuloy kami na sumunod sa inyo pong Panginoon at naisin namin gawin ng inyong kalooban po Panginoon sa aming buhay. At upang kayo po ay mabigyan ng kapurihan at patuloy namin Panginoon na saliksikin ng inyong salita Panginoon na magiging daan at nandito na po lahat ng aming makakatulong sa amin upang kami ay makasunod po sa inyo Panginoon at maging Christ committed followers who will make Christ committed followers po Panginoon. Tulungan niyo po kami sa mahamon ng buhay Panginoon
Lagi niyo po kami samahan, Panginoon, at puspusan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Ngayon, pinagpipray ko rin po, Panginoon, ng mga dumadaan sa pagsubok na patuloy niyo silang samahan at tulungan po, Panginoon, na ito'y mapagtagumpayan at makasunod po sa inyo, Panginoon. At sa mga kapatiran namin po, Panginoon, na hindi na po namin nakakasama sa mga gawain, Panginoon, na patuloy niyo silang mangusap sa kanila, Panginoon, upang sila'y muli namin makasama, Panginoon. Kung inyo pong nanaisin na kami ay inyong gamitin na kasangkapan na para sila'y maikayat ulit na sumamba sa inyo, Panginoon, at sumama sa aming mga gawain na ganito, Panginoon. Kayo na po ang tumulong po sa aming, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat pamilya. Kayo po ang mag-provide ng pangangailangan, lalo na po ang spiritual maturity po, Panginoon. At pray ko rin po ang may mga karamdaman, patuloy niyo sila pagalingin, Panginoon. Ipuhin niyo sila ng inyong mapagpagaling na kamay po, Panginoon. At gabayan po, Panginoon, at bigyan ng good health po ang bawat isa sa araw-araw po, Panginoon. At patuloy niyo po kaming ingatan at gabayan sa lahat ng aming gagawin po, Panginoon. Tanging kayo lang po, Panginoon, ang mataas sa buhay namin at kayo po ang makita sa buhay po namin. Muli po, Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng pagpapala na patuloy niyong binagkakalob sa amin at sa pag-iingat niyo po sa amin. Sa inyo po lahat ng kapurihan, pasasalamat. We love you po, Lord. In Jesus' name pray. Amen. Muli po, salamat po sa bawat isa. Ingat po tayo lagi at keep safe. Lagi po natin magbasa ng Bible. Okay po. Salamat po. As the life of a flower, as a breath for a sigh, so the years that we live as a dream hasten by. True, today we are here, but tomorrow may see just a grave in the veil and a memory of me. As the life of a flower, as a breath for a sigh, so the years glide away, and alas, we must die, As the life of a flower be our lives pure and sweet, may we ride in the way for the friends that we greet, and sweet incense arise from our hearts as we live close to Him who doth teach us to love and forgive. As the life of a flower, as a breath or a sigh, so the years, glide away, and alas, we must die, While we tarry below, let us trust and adore Him who leads us each day toward the radiant shore, where the sun never sets and the flowers never fade, where no sorrow or death may its waters invade. As the life of a flower, as a breath for a sigh,